Hello everyone, my name is Yael De Lima. Welcome to my channel kung saan nagbabahagi ako ng aking work experiences at anything na pwede nating mapagkakakitaan online. Now in this video, I'm going to update you about my GoTo application as I promised. And I'm sorry kung medyo late yung upload natin, medyo nagpuyat ako lately at sa training, tapos walang oras mag-take ng video. Well, if you haven't watched the part 1 and part 2 yet sa aking GoTo journey or sa aking GoTo interview, please do watch the part 1 and part 2 first before you watch this video. You can click the link here. I'm going to put the link in here right there. And then so that you will be automatically routed to my first upload about my GoTo journey, about my GoTo application. So, what happened, it was like 2 days after my initial, one day after my initial interview, they found a client, which is, I don't know if it's allowed to say, pero it's an e-commerce business sa United States. It's a peanut company. Akala ko chocolate money pala. It's a peanut company. So, it's a family business in the United States. Or yeah, it's like napasa sa generation by generation hanggang sa lumaki yung company nila. And then, what's the good thing about that job? Kaya gustong-gusto ko kasi it's an email support and chat support. So, para sa akin, basic yun. Kumpara sa taking calls or calling customer, nakaka-stress minsan yung customer service on the phone. Kung minsan, pinagmumura ka na wala kang magawa. So, anyhow, ang nangyari, hindi ko alam na screening pa pala before you proceed, before you'll get the chance to speak with the, the client or the owner. Not literally the owner, I think. Yeah, I guess one of the owners actually. So big time ang kakausap sa yung client mismo ang kakausap sa final interview. But hindi ko alam na may screening pa pala. So, ang nangyari, nagkaroon ng parang panel interview, 16 kaming applicant, at dalawa lang pala yung kukunin nila. So, dun pa lang, parang napaka, kung isa ka sa dalawang yun, yun talaga yung para sa'yo talaga yung trabaho ngayon. So, what happened is that, sa screening na nabanggit ko, nagkaroon ng 2 minutes introduction. To introduce yourself about you and your experiences. Gano'n ka natagal sa customer service. So, magkakaroon ka ng chance to explain or to introduce yourself and your experiences. Paulit-ulit ako, pasensya na. So, anyhow, afternoon, meron pa palang 10 katanungan para sa 16 na yun. And then though they told us na out of 16, kukuha sila ng 6 at yung 6 na yun, yun yung i-interview ng client. At dalawa lang yung kukunin ni client. So, ayun na nga. So, out of 16, naging 6. Unfortunately, hindi po ako nakakuha sa 6. Pero it's okay. Nagkaroon ako ng experience. So, nakakatuwa lang kasi kasabayan ko mga operations managers sa bigating call center companies sa Pilipinas. Meron ding mga supervisors, mga trainer sa BPO company, merong teachers, merong 18 years in customer service, meron lahat. Merong virtual assistant for 10 years. For 12 years, mga batikan na sa industry. So, unfortunately, hindi ako na tanggap kasi bingi ako. So, though it's okay kasi
After I'm kinamagahan, go to send an email about the reason bakit hindi ako na tanggap. So sabi doon na may katanungan na iba yung nasagot ko, iba yung pagkakaintindi ko. So tama nga naman sila. So doon pa lang napaka-strict nila, walang second chance, walang wala kang karapatang bawiin yung sagot mo or mag-explain. Ayun. So anyhow, hindi nga ako nakuha, pero good. What's the good thing about GoTo? Kasi bibigyan ka pa nila ng chance. Actually, hindi sila titigil hanggat hindi ka makakuha ng client, hanggat hindi ka makakahanap ng client na para sa'yo. So they sent another email like couple of days bago ako naligwak sa peanut company. And then, hey, I think itong client na to ay para sa'yo this time. So we are inviting you for an interview with a client, but I declined kasi my opportunity na dumating, it's an urgent and I do really need a job as soon as possible. So ayun, kinuha ko yung urgent job and then dinecline ko yung offer ni GoTo. And then isa pa sa nagustuhan ko sa kanila kasi yung time na yun may bagyo and they called us, one of their recruiter called me. At kinamusta ko, hey, kamusta ka? Hindi ka ba apektado sa bagyo? I hope you and your family are safe. Nakakataba lang ng puso na they care about their applicants. So, if I were to rate my experience at GoTo interview, I would say na it's 8 out of 10. I will still recommend GoTo to my friends and family. Kasi nga, work from home setup and yung sahod much better compared sa office-based setup. Kasi dollar yung sahod dun. And then, bakit ko hindi tinen? Bakit hindi naging 10? Bakit ayaw mo pang gawing 10? Kasi medyo madami silang process. Madaming processes. Napakadami. Merong 4 na interviews. Tapos meron pang assessment, 2 assessment sa yung screening assessment sa computer mo, tapos may introductory video ka pa, and then may assessment pa kay client bago yung final interview mo. At yung hindi ko lang nagustuhan yung naging experience ko, nung during the final interview or the screening, may isang applicant, actually operations manager pa yun siya. Medyo nawala siya sa meeting for a minute. Tapos hindi na siya binigyan ng chance sa mag-explain. Bakit ka nawala? Hey, pinalis na siya kaagad sa meeting. Now, I want you to exit the meeting and one of our recruitment will contact you. Diba? Napaka-stricto nila. So, kung final interview mo na, you have to be prepared. Kailangan fully charged yung laptop mo or at least nakasaksak sa powered outlet and then make sure na stable yung internet connection mo. So, yun lamang and best of luck. And as what I've mentioned, active listening is the key. I don't know kung nabanggit ko kanina, pero active listening is the key. Huwag niyo akong gayaan kasi ewan ko sa dami ng iniisip ko, tsaka nakaka-tense yung mga kasabay mo, mga OM, mga supervisor, and ako lang to. So, anyhow, I'm happy ngayon sa bago kong trabaho and I'll let you know kung okay nga naman yung pasahod dito kapag medyo tumagal-tagal na ako. I-share ko din sa'yo. Hey, I want to thank you so much for watching this video. And if you like this video, please do subscribe and hit the notification bell button below to get more updated on videos like this. And if you have questions or any suggestions, please do comment as well on the comment section below. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat po tayo palagi. Paalam!